Kabalang mga kapatid, kinalulugod po namin ang inyong pakikipahagi sa banal na Ekaristiya. Ngayon po ay ikadalawang linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang mapuna sa ating pagdiriwa ngayon umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pawagan. He's the Rector of the Next Session. Pagsitayin po tayo. Ngayon po ay ikadalawang linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang mapuna sa ating pagdiriwa ngayon umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pawagan. He's the Rector of the Next Session. Pagsitayin po tayo. Misteryo ng mahabaging pagmamahal ni Kristo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kanyang pag-aaway at lakas. Panginoong Jesus,
na parito ka upang ipahayag sa amin ang pagmamahal na Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinatawad mo ang nagsisising magnanakaw at ang nagdududan si Tomas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ipinahayag mo mapana ang mga mahabagin at mababang loob. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga Apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga Apostol, naghari sa lahat ang pagkahalong itagan at tapon. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang kaliligan. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilihan ay pinamamahagi sa lahat ng ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salo masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ito'y
dapat ninyong itagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng ibang pagsubok sa iba't ibang maiiling panahon. Ang dito na sinisira ay pinaralaanan sa ako upang malaman ko talaga ang kalisan. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa dito ay pinaralaanan sa pagsubok upang malaman ko talaga ang tapat. Sa gayon, kayo'y patutulihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpano ngayon, ngunit nananali kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O sisayin po tayo. Sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagilila. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ng Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hininahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagilila. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakabinit ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagilila. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.
Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na itatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa kayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Itulungin na namin, Panginoon Jesus Cristo, pagsilbo ko tayo. Narinig natin sa ating Ebanghelyo kung paano ang isa sa alagad ni Jesus ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya. Kaya nasabi niya, hanggat hindi ko nakikita at nailalagay ang aking kamay sa butas ng mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang taliligan, hindi ako maniniwala. Tayo, hindi natin nakita direkto ang ating Panginoon. Ang ating pananampalataya sa kanya ay bunga ng mga tagapagpapatuo, pagpapatutuo ng mga saksi ng mga ating mga ninuno na naisalin sa atin. Meron isang experiment na ginawa ang isang grupo ng mga college students, at ang kanilang ginawa ay kukuha sila sa kalye ng reklamakan. Magtatanong sila kung papayag sila sa isang experiment. At pag umayag, ipipinit ang mata nito, ipa-blindfold, at tapos doon sa kanyang paanan, ay itatabi ang isang cardboard box. At itatanong nila, mayroon bang lamang kuneho ang kahon o wala? Pag sa atin, malamang, now there are three choices para malaman natin kung meron o wala. Una, we will bend ourselves and feel the box. Titignan natin kung meron niya o wala. So by direct experience, we gain knowledge. Yung mismo sa ating nasaksihan. Ikalawa, pwede nating buhakin yung kahon at medyo alugin. Mararamdaman natin kung may gumagalaw o wala. By deductive reasoning, we gain knowledge. Pangatlo, pwede tayong magtanong sa mga dumadaan. Meron po bang laman na kuneho ang kahon o wala? At sasagutin tayo. So we gain knowledge by the faith we have on the witnesses of other people. Kaya ganoon ang ating pananampalataya din. No? Either may direct experience tayo, meron tayong intellectual knowledge, no? Dahil pinag-aralan natin ang teologiya, o kaya ay dahil sa mga patotoo ng ibang tao. Ganito natin nakukuha ang ating pananampalataya. Sabi ng mga scientists, now 75% of our knowledge is gained through faith. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng ibang tao, kung ano ang napag-aralan natin sa school, kung ano yung mga sinabi sa atin ng ating mga teachers, pinaniniwalaan natin yun. Nung bata ako, kapag ako'y merong natutunan na bago, sasabihin ko sa bahay, pagmamalaki ko sa mga magulang ko. Kung minsan merong sasabihin ng ating mga magulang, sasabihin ko, eh hindi yan ang sinabi ng teacher namin. Ito ang sinabi niya. Mas pinaniniwalaan ko yung sinasabi ng mga teacher. Kaya ganito rin tayo sa ating pananampalataya. Merong magsasabi sa atin, ganito ang ukol sa ating pananaw, sa ating paniniwala sa Diyos. Pero merong ibang magsasabi sa atin, maaaring sa ibang sekta, maaaring sa ibang mga pari, sa ibang simbahan natin maririnig, eh sinabi naman dito, ganon. Kung minsan nagkakaroon talaga, tuloy tayo ng confusion nang hindi pare-pareho ang nasasabi sa atin. Ganito tayo ngayon sa ating buhay. Kamukha natin si Tomas. Naglalakbay tayo, pero dumarating yung mga panahon, tayo ay nag-aalinlangan. Does God really exist? Alam niyo po nung namatay si Blessed Mother Teresa, yung kanyang diary na ay nagulangla and was made known to the public. At ang nakita nila roon, though she was considered a living saint, she had painful doubts about her faith. Nagkaroon siya ng malaking pag-aalinlangan.
ang ginagawa ko ba ay tama? Kung totoo nga may Diyos, bakit ang daming taong nadihirap? At totoo bang mayroong Diyos na nagmamalasakit, nagmamahal sa mga tao? At nakita doon na kahit siya ay malapit sa Diyos, na kahit siya ay sinasabing living saint, siya rin ay nagkaroon ng mga pag-aalinlangan, pagdululang sa ating panalang, sa kanyang pananampalataya. Sabi ng isang may akda si Father William Ross, sabi niya, there are three things, not or three approaches para lumago at para manatili ang ating pananampalataya. Una, we maintain and keep going to our community. Kung ano yung pananampalataya ng iyong komunidad, yun ang magbibigay ng lakas sa iyong pananampalataya. May pagkakataong hihina ang pananampalataya mo, yung komunidad mo, siya ang magpapalakas sa iyo. Siya ang magsasabi sa iyo, ipagpatuloy mo ang iyong paniniwala sa Diyos kahit na nahihirapan ka sa iyong buhay. Ikalawa, ay yung pagdumating sa atin yung panahon na tayo ay mayroong pag-aalinlangan. Resist the temptation to love. Huwag kang mag-alinlangan. Ituloy mo ang iyong pananalig sa Diyos. Ituloy mo ang iyong pagpunta rito sa simbahan. Ituloy mo ang iyong mga panalangin. Ituloy mo ang paniniwala na mayroong Diyos na may kabutihan at katarungan ang mananalig dahil tayo ay naniniwala lamang sa katotohanan. Even if people are doubting, continue to believe. Even if there are no reasons to believe anymore, continue to have faith in God. Even if you are having all those problems and all those trials and difficulties in life, keep on going, keep on journeying. Though painful it is to believe, keep on believing. At ganito rin ang nangyari doon sa ating nabasa rito sa Ebanghelyo, kahit na hindi siya makapaniwala, tinuloy niya rin. Noong ikalawang linggo, siya ay pumunta na rin doon sa komunidad ng mga kasama niyang mga alagad. At doon, naniwala siya at nasabi niya, my Lord and my God, Panginoon ko, Diyos ko. Ikatlong approach, tanungin natin ang ating sarili, who do we mingle with? Sino yung ating mga pinakikisamahan, pinakikisaluhan? Anong uri ng lifestyle mayroon tayo? Ano yung mga magazines, periodiko na binabasa natin? Ano yung mga entertainment, pleasure na ating pinupuntahan? Ito ba ay nakakapagpalakas ng ating pananampalataya o lalong nagpapahina ng ating pananalig sa Diyos? Kahit tayo ay nabibigatan sa buhay, dapat matuto tayong maniwala, matuto tayong manalig dahil ang ating mga pananampalataya ay siyang magpapalakas din ng pananampalataya ng ating kapwa. Narinig natin, no? Doon sa nagpakita si Jesus sa kanyang unang mga alagad na nakakita siya'y muli na buhay, sabihin mo sa aking mga kapatid, proclaim the good news. At naroon, tayong lahat ngayon, tayong mga nagmamalakaya sa mundong ito, lahat tayo kakambal ni Tomas, lahat tayo may pag-aalilanan din, lahat tayo nanghihilanin ang kalooban, nawawala ng pag-asa. Pero ang sinasabi sa atin, patuloy kang manali, patuloy kang manampalataya. And our perseverance in our faith will be rewarded. Amen. Pagsitayin po tayo. Thank you.
Thank you.
kayo. Malayin kayo mga kapatid o mga ating paghahalin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sabayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsasampalataya sa iyong anak. At pagkadali sa inyo sila'y pinagan, ay magkapanghinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng mahabang na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong araw na ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mga tuba na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghari ng sarili ng buhay. Siya ang tubang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming na kami. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pabuli sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kanatilanan. Bago niya pinag-iisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang pinamay. Pinasalamatan niya na. Pinaghati-hati ngayon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabinin ng lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya.
muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong dinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalikapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Dalang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming dahilan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at palitapakin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagliwang nawa namin ang pagpupulit sa ikararal mo sa pumamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayong dumulog sa Ama. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo.
namin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong buwan ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasan ng kapaligiran ng pinakaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng satang malakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa lingkaran ng laban niya, tulong niyo sa amin ang pagtutulungan sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kagalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung manginibabaw ang pagkamakasarili niya, itulong niyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalinga sa aling makalingalin, mag-ingkod sa aling napaglikuran. Huwag po sana kami matamad ng karatiyan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan niyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Ina ng Kapayapaan, pagsitayo po tayo. Magdalangin tayo. Ang maraming papamahal, ipagkalubong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Kanyang Anak, tinubos tayo ng Diyos at ginawa kayo Kanyang mga anak. Puspusin nawa kayo ng kagalakan. Amen. Pag pinagkalooban kayo ng Kristo muling na buhay ng kalayaan walang kumpas, kamtan nawa ninyo ang Kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Kasama kayo ni Kristo na buhay sa bautismo, maging banal nawa ang inyong buhay na makasama niya magpakailanman. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, bumayulay, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya.